ang nakaraan sa tadhana. Niyak na Jenaya! Itakan senjata, anda! Don't worry. We're not gonna hurt you. Sino kaya itong makikilala ni Arya na tutulong sa kanya para mas umayos ang buhay niya? Alamin natin ang mga mangyayari sa huling bahagi ng ating kwento dito lang sa Tadhana. Rowani, adita adat at ituka. Make sure she feels at home. Are you okay, sir? Don't worry about me. I'm just tired. Oh, I'm gonna rest now. Okay? I'll see you in the morning. Thank you. Arya, this is Rowani. She will take care of you. Nice meeting you. What is your name? Arya. Okay lah. Come on. Show him. This way. This charm is my ibu's recipe. Thank you, Rowani. Rowani told me that your name is Arya. Is that correct? Last night, the lady dito was chasing. Sir, I'm not a criminal. I'm begging you, please, please don't send me back to her. She's gonna have me deported to the Philippines, sir. They're going to kill me, sir. Sir, I'm begging you, please. Please don't send me back. I need to look for justice for my family, sir, please. It's okay. You're safe now. No one will hurt you here. Sir, sir, please, I'm begging you, please. Please don't send me back to her, please. Don't you worry. I will not do that. Sino kaya siya? Ang ganda naman ito. Baka asawa ni Sir Raj. Raj! Raj! Rowani! Rowani, somebody help us! Raj! Are you okay? Raj! Rowani! Somebody! Somebody help us! Are you okay? What happened? I don't know, you fell down. Do you want to go to the hospital? Rowani! No, it's okay. I'm okay. Please, be careful with that. The girl in the photo, who is she? Is she your wife? She's my wife. I don't see her here. Where is she? She died. She died in an accident a year ago. Raj, I'm so sorry. It's fine. I'm sure she's in a better place now. Raj!
attention. You have found yourself a gem. Aya is a fast learner. She will be an asset to your business. Saya gembira mendengarnya. I'm happy to see that you're working really hard. I'm doing everything to get justice for my parents. 2 years have passed since everything that has happened to your family. Yet your heart still filled with anger. You have me. I hope this won't put you off. But are you open to the idea of giving your hand in marriage? But Raj... The first time I met you, you brought happiness back into my life. I will give everything. I will help you find the justice you are looking for. Gave me love, even I'm not sure if I deserve it. Yes. We are two broken people who just found each other at the right time. It is just unfortunate that I have to leave you first. My love. Don't talk like that, George, please. This man, we're trying every treatment. Everything. I'm trying everything for you. No more treatments, Aria. I'm tired. George. I just want to spend the remaining days with you. George. Are you okay? It's just unfortunate that I have to leave you first, Chintaku. And when I am gone, I want you to pursue the justice you've longed for. I want you to be brave and strong. I leave everything I own in your name. Fight. And always know that I'm right beside you. Ma'am Aria, I'll wait for you outside. Salamat tinggal, cinta ko. Maraming salamat sa buhay na binigay mo sa akin. Lagi ka nandito sa puso ko. Paalam, Raj. At nagpapaalam na din ako sa Aryang nakilala mo. Yung Aryang mahina. Dahil pag-uwi ko ng Pilipinas, makikilala na nila si Arya Bakar.
Sir, yung kamitin niyo po pala si Mrs. Bakar, nandiyan po sa loob. Ah, the one from Malaysia? Yes po. Okay, sige. Salamat. Good morning, Miss Bakar. Pinas ni Arya, handa na ba siya sa pagkukrus ng landas nila ni Kenji? May sapat na ba siyang tibay ng loob para maghiganti at mapanagot ang lahat ng paghihirap sa kanya? It looks like everything is in order. All of the permits, transfer documents are in order. Excellent! All we need to do now is to sign. This is for you. When do I get to meet your boss? Soon lah. She's just a little busy. But you know, it is customary here in the Philippines that we meet our business partners before we enter into a business. I will tell my boss. Thank you again for your time. Okay. Cheers. Hayop ka talaga, Helga. Wala akong nagawa ng mga panahon na yun. Takot-takot ako. I'm so sorry, Ari. Sorry? Bakit? Mababalik ba ng sorry mo yung buhay ng mga magulang ko, ha? Alam kong hindi. Pero gagawin ko ang lahat para makamit mo yung hustisya. Paano? Kakalabanin mo na ba yung nanay mo? Nalaban na ako para sa tama.
Ano ka ba? Hindi ba sinabi ko sa'yo, ang aga-aga, pag ganitong oras gusto ko, calm. Ang ingay-ingay mo eh! May bad news po ako, ma'am. What news? Patingin! Kasalukuyang nire-raid ang building ni dating Mayor Helga Basas Romano. Don't answer that. Media yan. Media. What is happening nila? Your building is all over the news. No, ma'am. Is it true? Is your building connected to illegal activities? Of course not, Mahathir. No, that's not true. Everything is under control, okay? Don't worry about anything. I thought everything was running smoothly. Now this? I thought you said your family is highly influential in this town. That is right. That's true. We already wired you the initial payment. Are you trying to play us dirty, Mrs. Romano? Of course not, Mahathir. Of course not. Better be sure. Mrs. Bakar will not be happy if she finds out. Please tell Mrs. Bakar that everything is being handled as we speak right now. And I am throwing a party in her honor. Please tell Mrs. Bakar. I'm so excited to meet her. Bakit naman ganon? Ano, hindi ka natimbrehan tungkol sa raid? Di ba sinabi ko naman sa'yo, ma? Ibang agency yung may hawak. Kahit niya ako, nagulat na lang din eh. I am going to lose a lot of money pag nabulilyaso to. Madami na nga nanloko mga business partners sa atin noon eh. Kaya naghanap ako ng iba. I told you. Noon pa. Nothing good comes out of doing illegal activities. Darating yung panahon na mauhuli ka rin. You shut up, okay? You shut up! Andiyan ka na naman eh! Yung konsyensya mo ang sisira sa political career ng pamilyang ito! Ang gawin mo, ayusin mo! Finally, mamimit ko na rin itong Mrs. Bakar na to, tong punyetang Mrs. Bakar na to this week. All I want to do is get her money para wala na akong problema. Danica, nasaan ba si Kenji? Ba't wala pa siya dito? Madam, sabi po ng kanyang sekretary, kanina pa pong nakaalis sa kanyang opisina papunta po dito. Eh, baka lang po na traffic. Pinilang ko na siya ng wangwang. Bakit ba hindi niya ginagamit ang mga ganyang mata? Ma'am, yung press po kanina papagaling. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta ninyo dito at sa inyong suporta. Marahil po ay narinig niyo na po sa balita na sangkot ang aking building. Gusto ko lang po sanang klaruhin sa inyo. Building lang po ang akin. Pero wala po kaming kinalaman sa mga nangyayari doon. Sa katunayan nga po, dahil po sa paniniwala ng business sector sa apelido ng Romano, kami po ay nakahanap ng bagong business partner na makakatulong po sa ating bayan. Ito na po, padating na po siya. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating bagong business partner, si Mrs. Bakar! Ano po? Ano ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin nito? Wala po akong alam, madam. Hindi ko po alam. Sino may kagagawa nito? Hindi ko po talaga alam, madam. Sino to? Aria. I'm back.
Did you miss me? Do I look familiar to you guys? My name is Arya Bakar. Pero baka mas kilala niyo ako bilang Arya Ignacio. Ano? Naaalala niyo na ba? Pinagbibintangan akong pumatay kay Rigor Basas. Kapatid ng pinakamamahal nating mayor, Mayor Helga Romano. Oo, binaril ko siya. Bakit? Kasi pinagtangkaan niya akong gahasain. Ipinaglaban ko lang yung sarili ko. Umamin ka na rin lang eh, no? Sinungaling ka? Ha? Inakit mo ang kapatid ko. Tulad din ang pag-akit mo sa anak ko. Bakit? Dahil gusto mo lang ng pera. Gusto mo yumaman. Yan ka. Sinungaling itong babaeng ito. Sinungaling siya. Tumahimik ka. Kung meron sa ating sinungaling dito, ikaw yun. Hindi ka paniniwalaan. Pati mga walang kamalay-malay kong magulang, dinamay mo? Pinatay mo sila, Helga. Walang hiya ka. Mas masahol ka pa sa demonyo! Liar! Liar, that's what you are! Dami ka! Tumawag ka ng pulis. Naalala mo to, Helga? Rosario to ng nanay ko na pinatay mo at nilibing mo yung katawan niya sa building niyo! Hindi ka na makakataka sa katotohanan niyo. Dahil alam na ng lahat ng tao kung sino ka at ano ka! Matapang ka na, no? Yung malamang ka na. Hayop ka talaga. Ah! Oo, Helga. Matapang na ako. Sinusubukan mo ako? Sinusubukan mo ako, no? Sorry! Kala mo? Kala mo hindi ako lalaban sa'yo, ha? Munda ka sa akin ngayon! Makakatay tao ka! Namamasin! Ah! Sinungaling! Huwag kayong maniniwala sa kanya! Sinungaling siya! Ipapulis mo yan. Ipapulis mo yan. Palayasin mo siya dito. Mayor, may dalap ko. Ayan, andyan ang mga pulis. Ayan, huliin niya itong babae ito. Para ito kay Miss Helga Basas Romano. Hindi, ako si Helga eh. Sa inyo nga ho to. Paano ako? Siya si Ariat, siya ang huliin niyo, hindi ako! Dumating din yung oras. Walang hiya ka. Pagbabayaan mo lahat ng ginawa mo sa magulang ko! Ma! Tama na! Siya ang palayasin mo dito! Siya ang pahuli mo sa pulis! Hindi ako! Bitawan mo! Ma! Bakit ka na yung gagawin ni Maari maging pabuklamot sa'yo? Tumahimik ka! Tumahimik ka! Nagtindihan niyo po ba, Maari? Tumahimik ka! Parang po! Kenji! Tulungan mo! Saliw! Leo Romano, kailangan ka namin maimbestigahan sa presinto. Sandali lang po, sir. Ano pong ibig sabihin nito? Bakit niyo po kinukuha si Kenji? Kasama ako sa dapat magbayad ng kasalanan, Arya. Nasaksihan ko yung lahat ng nangyari. Pero hindi ako nagsalita para makulong si Mama. Kailangan kong gawin to. Kenji, sandali lang. Hello. Hello. Hello, Mayor. Sa wakas, nakamit din ni Arya ang mustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya.
Hindi man ito maibabalik ang kanyang mga magulang. Magdadala naman nito ng wakas ng kanyang mga pagdurusa. Sa kwento ng ating buhay, tayo ang laging bida. Pabagsakin man ang maraming problema, lagi pa rin babangon at may power na pumili ng sarili nating tadhana. Magandang hapon mga kapuso, ako po si Marian Rivera.